Bakit ang tagal mag-rapture? Meron pa ba tayong maasahang rapture pagdating ng panahon? Yan yung ating aalamin sa video na ito. Marami sa ating mga Kristiyano ang matagal nang hinihintay itong rapture. So marami mga tao na excited sila na maganap itong rapture sa panahon natin ngayon. At may ilang mga tao naman na natatakot sila kung sakali man na maganap yung rapture sa panahon natin ngayon. Dahil nasa mga huling araw na tayo, madalas nating naririnig sa mga tao na malapit nang mag-rapture. Pero mga kapatid, bakit parang hindi pa rin nangyayari yung rapture? Kahit nakikita na natin yung iba't ibang mga palatandaan na malapit na itong maganap. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang rapture, ito yung pagdagit ng ating Panginoong Jesucristo doon sa mga tunay na Kristiyano na nananampalataya sa Kanya. Sa isang kasapmata, ang mga Kristiyano ay bigla na lamang mawawala at mapupunta na lang bigla doon sa piling ng Diyos. So dito hindi na mararanasan ng mga mananampalataya yung kamatayan. Once na nag-rapture, bigla na lang mababago yung katawan ng mga tao at ito ay magiging katawang panglangit na. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang sabi rin sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Ngayon mga kapatid, itong verse na ito, itong rapture, matagal na natin siyang naririnig. Actually, kapag merong hindi magagandang nangyayari sa ating mundo, lagi na i-re-relate yung rapture. Sinasabi nila, dahil nangyayari na yung mga bagay-bagay na yan, malapit nang mag-rapture. Pero ngayon mga kapatid, hanggang sa panahon natin ngayon, hindi pa rin nagra-rapture. Yung iba, matagal na nilang hinihintay yung rapture, kinamatayan na nila, at hindi nila naranasan mismo yung rapture. Kaya may ilang tuloy mga nagsasabi na baka maaaring hindi na talaga mangyari ang rapture. Ngayon mga kapatid, tingnan natin yung dahilan kung bakit hindi pa nagra-rapture sa panahon natin ngayon. Sa totoo lang mga kapatid, mahirap sagutin yung katanungan na yan. Kasi nga, ang tunay lang na nakakaalam niyan ay walang iba kundi yung ating Panginoong Diyos. So kung di pa nagra-rapture sa panahon natin ngayon at hindi pa nagaganap yan, ang tanging nakakaalam lang niyan ay walang iba kundi yung ating Diyos. Meron siyang magandang plano at meron siyang magandang dahilan kung bakit hanggang sa panahon natin ngayon, hindi pa nagaganap yung rapture. Pero mga kapatid, kahit yung Diyos lamang yung nakakaalam, meron naman tayo makikita na sinasabi ng Biblia na pwedeng sumagot kahit papaano sa katanungan na yan, na kung bakit hindi pa nagra-rapture sa panahon natin ngayon, na bakit parang antagal ng rapture. So saan natin babasahin yan? Basahin natin itong Luke chapter 17 verse 26 to 27. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Alam naman natin yung kwento noong panahon ni Noe. Maraming tao noon ang hindi sumunod sa Panginoon. Sobrang sama na ng mga tao noong panahon nila. Dahil sa kasamaan ng mga tao, ginunaw ng Diyos yung mundo sa pamamagitan ng baha. So binalaan ni Noe itong mga tao na ito na yun nga magkakaroon ng baha. Pero yun nga, hindi pa rin sila nakinig dito kay Noe. Nagpatuloy sila sa kanilang mga gawain na parang wala silang narinig. So wala silang pakialam sa sinabi ni Noe hanggang sa dumating yung baha. At yun nga sinabi nila na matay lahat ng mga tao na yun. Ngayon alam naman natin itong si Noe matuwid siya sa harapan ng Diyos. Kaya inutusan ng Diyos itong si Noe na gumawa ng isang arko. Nakita naman natin na sumunod siya sa kalooban ng Diyos at gumawa itong si Noe ng arko para doon sa preparasyon sa pagdating ng baha. Ngayon mga kapatid, ang pinaka-interesting dito, yung paggawa doon sa arko na yun na pinapagawa ng Panginoong Diyos kay Noe, hindi naman siya biglaan o mabilis na nagawa. Actually, almost 100 years bago nagawa itong arko na ito. So ibig sabihin maraming time para sa preparasyon at maraming time para balaan yung mga tao doon nga sa baha na darating. At yun nga mga kapatid, walang sinabing eksaktong date yung ating Panginoong Diyos kung kailan darating yung baha. So biglaan yun. Pero mga kapatid, ang pinakapunto ko dito, nung sinabi ng Panginoong Diyos na magkakaroon ng baha, hindi naman agad ito biglang dumating. Nakita natin, daang taon pa yung lumipas bago nangyari yung judgment ng Diyos na yon sa mga tao. Na yun nga, nagkaroon ng baha. So hindi agad nagkaroon ng baha nung sinabi ng Diyos na magkakaroon ng baha. Nakita natin dito na nagbigay pa ng maraming panahon yung Diyos sa mga tao para magrepent, para tumalikod sa kanilang mga kasalanan, para manampalataya at sumunod sa ating Diyos. So mga kapatid, ang pinakapunto ko dito, ganun din sa panahon natin ngayon. Nung sinabi ng Bible na magkakaroon ng rapture,
hindi naman agad-agad na magra-rapture nung sinabi yon. Sa totoo lamang, marami pang mga panahon ang lilipas bago talaga mangyari yung rapture. Kasi nga mga kapatid, maraming mga tao ang hindi pa talaga nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo at maraming tao ang namumuhay sa kasalanan. So tulad noon, nung ginawa ng ating Panginoong Diyos, nagbigay siya ng marami pang time para nga mag-repent yung mga tao. At yun nga, para manampalataya sa ating Panginoon. So ganoon din sa panahon natin ngayon mga kapatid, tulad nung kay Noah, nagbigay pa yung Diyos ng maraming panahon para nga sa paghahanda at yun nga para maraming tao ang tumalikod sa kasalanan nila at manampalataya sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang pinakasagot natin dyan kung bakit hindi pa nagra-rapture, kasi nga mga kapatid, meron pang plano yung Diyos. Binibigyan niya pa ng maraming chance yung mga tao para tumalikod sa kanilang mga kasalanan at para manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kasi ang Diyos natin mabiyaya yan mga kapatid. Ang gusto niya, maligtas yung mga tao. Na kapag dumating yung rapture, masama sila. So darating talaga yung rapture doon sa tamang panahon. Doon sa takdang panahon kung kailan babalik mismo yung ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi pa nagra-rapture sa panahon natin ngayon, maaaring kapatid, hindi ka pa handa. Baka mamaya kung mag-rapture, hindi ka masama kasi nga hindi ka pa handa. So binibigyan pa tayo ng maraming pagkakataon ng Diyos para ihanda natin yung ating mga sarili doon sa rapture, tulad ng paghahanda na ginawa ni Noah. Kung hindi pa gawa yung arko na yon at bigla na lang nagkaroon ng baha, mapapahamak sila. So kailangan muna dito ng matinding preparation at yun nga kailangan matapos muna yung arko na yon bago dumating yung judgment ng Panginoon. So ganoon din sa panahon natin ngayon, bago lumabas yung Antikristo at bago mangyari yung tribulation sa panahon natin ngayon, yung matinding kapighatian na yan na mangyayari sa mundo, meron muna mga paghahanda na dapat gawin. May mga bagay pa na dapat mangyari. At yun nga, dapat maganap muna yung kalooban ng Diyos bago mangyari yung judgment dito sa mundo na ito sa pamamagitan ng tribulation. Kasi naniniwala tayo mga kapatid na kapag nag-rapture, pagkatapos niyan ay tribulation. So yung mga taong hindi na nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, maiiwan sila at sila yung makakaranas ng tribulation. Mapapahamak sila tulad ng kapahamakan na nangyari dun sa mga tao nung panahon ni Noe kasi hindi sila sumunod sa ating Panginoong Diyos. Siyempre mga kapatid, ayon na sa ating Panginoong Hesukristo, ang gusto niya maibahagi muna yung mabuting balita sa buong sangkatauhan. Nang sa ganon, doon na mangyayari yung hinihintay natin. Sabi nga sa Matthew chapter 24 verse 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Noon, alam naman natin na imposible pang mangyari yan, na sa buong mundo, maibahagi o maikalat yung mabuting balita. Pero ngayon mga kapatid, sa pamamagitan ng technology, sa pamamagitan ng internet, social media, nakita natin na bumilis na yung pagbabahagi ng mabuting balita sa buong mundo. At sa panahon natin ngayon mga kapatid, nagaganap na yan. Ibig sabihin, kunti na lang yung mabuting balita ay maibabahagi na sa buong mundo. Kaya mga kapatid, bagamat hindi pa nangyayari yung rapture, pero naniniwala tayo dahil natutupad na itong propesiya na ito na sinabi ng Panginoong Hesukristo, sobrang lapit na ng rapture. Tulad ni Noe noon, sinasabi niya, nagbibigay siya ng mga babala patungkol nga dun sa baha. So maraming tao noon ang hindi nakinig, kaya sila napahamak. At ngayon din mga kapatid, sa panahon natin ngayon, binabahagi na yung mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Sinasabi na natin yung patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, meron diyang ilan maniniwala at marami rin ang hindi maniniwala. Kaya lang mga kapatid, syempre ang nakakalungkot doon, yung mga hindi maniniwala, mapapahamak sila. Makakaranas sila ng matinding kapighatian at higit sa lahat, ang pinakamatindi, mararanasan nila yung impyerno. So mga kapatid, overall hindi natin pwedeng sabihin na yung ating Panginoong Hesukristo late siya o kaya man hindi na mangyayari yung rapture. Tandaan nyo mga kapatid, walang sinabing eksaktong time o kaya man date yung ating Panginoong Hesukristo doon sa darating na rapture. Pwede nating sabihin na siya ay late o kaya man hindi na ito darating kung yung ating Panginoong Hesukristo ay nag-set ng date. Kasi kung yung date na yun na sinet niya, hindi siya dumating doon sa date na yun, wala na, ibig sabihin, hindi totoo yung mga sinasabi niya. Pero buti na lang, sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, walang nakakaalam ng araw na iyon. Kahit sinong tao pa yan, tanging yung ating Diyos lamang yung nakakaalam. So mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, ang gagawin lang talaga natin ay maghintay tayo. Huwag tayong mainip. Oo, matagal na, pero mga kapatid, sinisigurado ko sa inyo, sa mga nangyayari sa paligid natin ngayon, sa mundo natin ngayon, sobrang lapit na na dumating yung ating Panginoong Hesukristo. Marami ng mga nire-reveal yung ating Panginoong Diyos sa panahon natin ngayon, nagsasabi at nagpapakita na malapit na siyang bumalik.
At yun nga, marami ng mga tao ngayon ang nananaginip at nakakakita ng vision patungkol sa rapture. Ibig sabihin yun, mga kapatid, totoo yung rapture at malapit nang maganap yung rapture sa panahon natin ngayon. At pag-pray natin, mga kapatid, na tayo bilang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, yung generation natin, tayo yung makaranas ng rapture. Nang sa ganon, hindi na natin maranasan yung kamatayan. So yun lamang, mga kapatid, ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating dinalaki ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.